Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, dito po, meron po tayo ditong mini apple sa tabi natin. Ito po yung ginagawa kong bonsai. And kung makikita nyo po, marami na po siyang branches na mahaba. Ayan po. So, meron din po siyang lumalabas dito sa may ilalim. And sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano nyo mapapa-develop ng mabilis yung puno niya, which is yung trunk or yung main na puno. So, ang habol kasi natin sa bonsai is mapaganda muna yung puno o yung ugat bago natin i-develop later on yung mga branches para mabigyan siya ng additional features and character. So, ang gagawin po natin dito, babawasan po natin itong mga branches na yan and aalisin natin yung mga sa tingin natin hindi natin kakailanganin. And kung makikita nyo po, ito, putol po yan dito. So, yan po yung kinat ko dati or last year. Pero before that, meron din po akong pinagputulan dito, which is here. So, twice ko na po naputol yan. So, now, pangatlo po na ating cutting ang gagawin. So, nasa 2 years mahigit na po sa akin itong mansanas na to. And ito pong variety na to, hindi po siya yung red. Although nagiging red po siya, meron po kasi na umpisa pa lang red na agad yung tinatawag na crab apple. Pero ito naman po, nagiging red din po to. Green muna bago magiging red. So again, maliliit lang po ang bunga nito. Aside from this, meron pa po tayong malaki na mini apple, which is ayun po, nasa plastic container. So ayun po, may bulaklak right now, napabunga na po din natin last year yan, pero binunot po natin kasi nga pinalta natin yung mga fruit trees natin dito sa harapan ng bahay. Dati po nakadirekta sa lupa yon. So ito po mga mansanas na to nagbubunga. Pero bakit ko sila inalay sa lupa? Kasi po, although nagbubunga sila, kasi maliliit nga lang ang binubunga nila. So, kesa panatiliin ko silang nakatanim dito sa garden ko, o sa harapan ng bahay ko, pinaltan ko na lang ng mas ma-appreciate namin na mga puno ng prutas. So, again, pinaltan ko ng mga plums and apricots, prunes, yung mga puno dito sa harapan ng bahay. So, balik tayo sa topic. So, again, aalisin po natin ang hindi natin kailangan dito na branch. Then, yung matitira natin ng sanga, puputulan po natin para makapag-focus siya sa pagpapalaki ng trunk niya at makapagbigay ng bagong branches. Tapos, iiwanan po lang natin siya again for this year. And next year, kung kailangan natin i-trim ulit, i-trim po natin. So again, 2 years mahigit na po sa akin itong puno nito. And kung makikita nyo po, ayan po. Umaganda na po yung mga ugat niya dito sa baba. And yung trunk niya, unti-unti na pong tumataba. So nung nakuha ko po ito, or nung nabili ko siya, halos siguro ito, ang taba niya itong daliri pa lang. Kasi yung taba pa lang siya ng daliri ko. So now, pipiliin natin kung alin ang hindi natin kakailanganin dyan ng mga branches, tapos titrim po natin. So again, bigyan po natin ng isang look bago nating itrim ang mga branches niya. So makikita niyo po, taas na po niya, no? And ayan po, sa baba mayroong sumisibol. Tingnan niyo ugat niya, gumaganda na po. Mataba na yung ugat niya. Okay, so without further ado, ilisin na po natin yan. So first, again, ang gagawin natin muna ay aalisin natin yung mga hindi natin kailangan. So, kauna-unahan, ito pong sa may baba niya, tanggalin natin. Hindi natin kailangan yan. So, kung makikita nyo, meron siyang apat na branches here. So, pag-iisipan natin kung alin ang iiwan natin sa kanila.
So pwede ko kasing lagyan ng wire to. Bend ko siyang ganyan. Pati itong isang to. Tapos iwanan ko itong isa pa derecho. So yun yung isa. So, ang problema ko now is, wala na akong masyadong wire ngayon. Pero meron pa rin tayong ilang piraso dyan. Hindi ko lang alam kung sasakto. So, ganito na lang gagawin natin for now. Iwawire natin to, tapos ibebend itong tatlo. Tapos, hayaan natin itong nasa gitna na dumaretso, pero babawasan natin siya o puputulan. So, meanwhile, kuha muna ako ng alambre and wiringan po natin yan. Okay guys, ito may nakuha na po tayong wire. Now, wawiringan natin para may bend natin itong tatlong branches na to. So, ang gagawin po natin actually dito is wiringan ko siya, tapos ibe-bend, pero hindi natin gagamitin ito lahat. After natin ma-bend, puputulin ko po itong isang to dito. Kailangan ko lang siya mapababa. Nang ganyan. Same as dito sa dalawang to. After natin ma-bend, puputulin din po natin yan, i-exian natin para magkakaroon siya ng bagong growth. So, makikita nyo po itong isang to, itong unang sibol na down dito, magiging branch siya. Or pwede kong iwanan din dito sa pangalawa. So, ito pwede kong gamitin, pwede rin po ito. So, I think iwanan ko itong dalawang to. After ng pangalawa, doon ko siya ikakat. Dito naman sa isang to, after natin ma-bend, itong isa, yung pangalawa din. Here, again, pwede kong, ito ang una ko, I think, una ko sinabi is itong first one ang iwanan ko. Pero gawin na din natin dalawa kasi meron din siya dito. So, later on, ipiliin na lang natin kung alin ang iiwan natin. So, for now, kuha tayo ng wire and i-bend natin siya. So, I'm not sure kung kakayanin ng wire na to na i-hold yung position niya kasi po medyo matigas na siya. So, if ever na hindi man makuha ng isang wire lang, dodoblihin natin.
So try natin i-bend. Oh, so far sumusunod naman. So, i-cut na po natin dito. So, later on, itong isang branch na to, lalaki dito. And this one, dito naman. Pero syempre, tatayo yan. Pero ang gagawin natin, as it goes, habang lumalaki, ikakat natin ang ikakat para magkaroon siya ng character yung sanga habang lumalaki. Pero again, pipili pa rin tayo kung alin ang gagamitin talaga natin yan later on. So for now, ayan lang natin mag-grout yan, then wawiringan natin probably next year. So sunod, dito naman pong isang branch na to. Again, tutulang lang tayo ng wire. Siya taputol ko. Okay, so bend natin. Okay. So yung isang dahon o yung lalabas na ng branch, tinamaan ng wire. So mag-a-adjust ako dito kung sa puputulin. So yan, na-wiring na natin yung dalawang sanga. Ito naman pang-atlo.
So bend na natin. So ingat lang po tayo pag nagbe-bend ng branches ng mga bonsai, kasi at times may tendency na mabali po sila. And sa akin po, ilang beses na nangyari yon. Kaya doble ingat lang po. Okay. So putulin natin to dito. Okay, na po. And itong sa pang-apat na branch niya po, hindi na po natin wawire ganyan. Ang gagawin lang natin, puputulan natin. So kung makikita nyo, meron siyang sibol dito, meron din siyang sibol dito. Pero ito, alisin ko to. At ito, iwanan natin. So, magka-cut tayo dito lang sa medyo itaas niya. Ayan. So, ayan natin dumaretso yan. Okay. So, kung nakikita niyo po itong trunk niya na mula dito na namatay, so, alisin po natin yan. So, ang gagamitin ko, ito lang po yung pamputol ko ng mga sanga ng puno. There. Ay, tinamaan siya. Sorry. Sensya na, wala pa kasi akong masyadong gamit sa pagbobonsai. Kaya kung ano lang meron tayo, yun lang po gagamitin natin. Trim lang natin ng konti ito. Okay, so yun lang po yun. And now, iwanan lang natin to. Hayaan nating lumaki pa yung mga branches na iniwan natin. And later on, again, pipiliin natin kung alin ang gagamitin natin sa mga bagong branches na tutubo dyan. And we'll see how it goes, kung saan tayo dadalahin ng magiging itsura nila. So, like I've said sa past videos ko, bonsai ay continuous na development po yan. Palagi po nagbabago ang itsura ng bonsai. Hindi po siya constant na pag after yung wiringan, itrim, iripot, yun na po yun. Hindi po. Lagi po nagbabago ang itsura ng bonsai. Matagal na proseso lang, pero constant na nag-evolve po ang bonsai. So again, by doing this, mas magpo-focus ngayon ang puno ng mansanas natin sa pagpapalaki ng main trunk niya. So, habang tumatagal po, tataba ng tataba yan. And itong mga pinaglabasan ng bagong branches niya, or itong branches na to, mas lalaki po yan. So, magdadagdag ng character po sa puno ng bonsai natin yan. So, ganyan lang po yan. Again, antay lang po tayo ng mga 1 year bago natin ulit itrim yan. And alisin po natin yung wire niya. At sa mga hindi po nakakalam dyan, ito pong cuttings ng bonsai natin o ng mansanas natin, pwede nyo po itong pasibulan. Tanggalin nyo lang po yung mga lower leaves. Pag-iwan po kayo ng isa o kahit hindi, okay lang yun. Trim nyo lang ng konti yung dahon. Then, ilagay nyo sa soil mix nyo o kung ano man lupa ang gagamitin nyo. Make sure lang na palagi nyo po siyang madidiligan, kasi once na madry po yan, maaari pong mamatay po ito. So, siguro mga hanggang dito, baon nyo, pwede nyo siyang lagyan ng plastic cover, or pwede rin hindi.
basta nasa shade siya, or halimbawa sa isang greenhouse, or lilim sa ilalim ng puno na hindi masyado nainitan. Basta kailangan po, again, laging may tubig or basa po yung pagtutusukan nyo nito para mag-develop po yung ugat. So here, marami tayong cuttings. So kung gugustuhin ko, pwede kong paugatan lahat mga ito. Pero hindi ko na po gagawin yun kasi hindi ko naman kailangan na masyadong maraming bonsai ng mansanas. So para lang po sa mga gusto nyo, again, pwede nyo po paugatan yan. So there you have it, guys. Ito po ang simple way para mas mapabilis nyo po ang pag-develop ng chunk ng bonsai nyo. So again, yung mga branches nyan, hindi nyo kailangan na pagdesisyonan agad kung ano gusto nyo maging itsura niya kasi later on po natin i-develop ang mga branches niyan. So focus muna tayo sa main trunk po ng bonsai natin. So sana po na gusto nyo po ang simpleng binagay ko sa inyo. And kung magagawa nyo naman po, pakilike naman po ang video na to. Share sa mga kaibigan nyo and subscribe na rin po sa channel ko. Makin tulong po yan para sa akin. So ingat po tayo lahat palagi.